or ang blog or BLOG, ito yung uri ng kaya siya B dahil book, para siyang it's a article type. Kasi hindi naman makapag-upload ng video sa ibang website dahil, pero pwede kang makapag- Hi guys! Welcome back again guys to our channel. Guys, for today's video, I'm gonna share you something, or kung napapansin nyo naman sa title ko, is ang pag-usapan natin is ano nga ba ang vlog, or what is vlog, and bakit nga ba ako nag-vlog. So, by the way guys, bago po tayo magpapatuloy, kung bago po kayo sa aming channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-comment, and i-on nyo na rin yung notification bell button para po kayo ay ma-update sa aming mga video na i-upload. So guys, first, alamin natin kung ano nga ba yung vlog. Vlog is a content that you have created na i-upload nyo po sa YouTube. May dalawa kasing klase ng vlog. Vlog or blog. Vlog, ito yung video na ina-upload natin sa YouTube, or ang blog or BLOG, ito yung uri ng kaya siya B dahil book, para siyang it's a article type. Kasi hindi naman makapag-upload ng video sa ibang website dahil, pero pwede kang makapag-post ng YouTube, I mean video link, pero hindi ka makapag-create makapag-upload ng video directly. Usually sa mga nagba-vlog sa website, ginagawa nila is isa siyang parang libro, madami siyang topics, so tinatawag siyang article, kaya vlog. Pero sa YouTube guys, kaya siya vlog dahil video yung nilalagay natin. So yun po yung pagkakaiba ng vlog at saka vlog. And maganda din yung vlog guys, dahil parang i-convert mo lang siya sa text. Kung madami kang topics, gagawin mo siyang ano, iba't ibang example, recipe, cooking recipe, how to bake a simple or easy step of baking. So gawin mo siya is as a text. So may article ka na, kasi madadami din yung mga topics mo doon. While sa YouTube, mga video naman ang i-upload. So yun po yun guys. Vlog and blog. So bakit nga ba ako guys nagva-vlog or nagba-vlog? For me, para hindi naman masayang yung oras ko, dahil minsan may mga extra time ako, ayaw ko yung nasayang lang yung time ko or pagod ko sa pagba-browse-browse ng cellphone, dahil minsan nakakapagod din yung maganon. So well, magba-browse man ako ng cellphone, at least may kita na pumapasok. Diba guys? May mga iba kasi nag-upload sila ng video sa YouTube para yung mga memories nila nakasip doon. Nagbi-video sila together with their friends, or kung ano pa dyan, mga pictures, memory, kinukumpile nila tapos i-upload sa YouTube. And yung iba hindi nila alam na pwede palang pagkakitaan yung mga video na meron sa YouTube na kanilang ina-upload. So, ako guys, nung una, hindi ko pa yan alam. Nung nag-research ako, doon ko na nalaman na pwede pala tayong kumita sa ating video sa YouTube. So, kung gusto nyong pagkakitaan yung mga video nyo
guys sa YouTube is susundin nyo lang yung requirements ng YouTube, yung 1,000 subscribers at saka 4,000 watch hours. Makakamit nyo yun by uploading YouTube videos and dapat magkaroon ng views. Dahil yung views, doon nakukuha yung watch hours. So, yun guys. Ako, isa na yung main ko. Bakit ako nagbablog? Yung main purpose is kikita. And then, second, yung mga memories namin, doon siya nasisave sa YouTube. At the same time, di ba kumikita din. So, yun guys. And number 3, yun, yung nasisave ko yung time sa pamamagitan ng pag-edit ng mga videos, pag-upload ng mga videos. So, yun po, yun. Kaya po ako nag-vlog. Kasi guys, sayang naman din yung oras. Minsan walang ginagawa. Panay Facebook, tapos wala namang kinikita. So, naisipan ko na lang na instead na mag-post ako ng mga video or picture sa Facebook, doon ko na lang i-post sa YouTube. At least, kikita pa. Pero guys, tandaan nyo, bago kayo kikita or bago nyong pagkakitaan yung video sa YouTube, dapat po ay nakapasa kayo sa requirements ni YouTube. Easy lang guys. I-search nyo sa Google kung paano kayo magkaroon ng subscribers, views, or 4,000 watch hours. Pwede nyo rin i-search yan sa YouTube dahil nandyan na po. Makikita nyo rin dyan. And pwede nyo hanapin din sa channel ko. May video ako dyan kung paano kayo magkaroon ng subscribers at watch hour. So, yun po yun guys. And yun. Yung number 2 is bonding, di ba? Pag nagba-vlog kami ng asawa ko, so, it's a way na nagbabanding na kami. And at the same time, ma-upload namin yung video namin. We are doing random vlogs with my husband or kung saan kami pumupunta, outdoor, cooking, cleaning sa bahay, or household chore. Yun. And yun yung reason ko guys bakit po ako nagva-vlog. And sayang kasi yung habang nag-work kami, at least may pumapasok na, kahit papaano may pumapasok na kita. Hindi na, kahit hindi naman siya gaano kalaki, pero at least mag-upload ka lang ng video, may kita na yun. Kasi dollar yun. Papasok, kung may dollar account ka guys, papasok lang yung pera doon kasi doon nilalagay ng YouTube, doon nila pinapadala sa account mo. Si Google ang magpapadala doon. Kasi yung Google partner ng YouTube. So, yun guys. Pero kung gusto niyo yung local transfer sa ibang mga vlogger kasi, local transfer yung pinipili nila dahil mabilis at siguro kailangan na nila yung pera kaya doon sila nagpapadala. Pero kung may mga work naman yung iba dyan or katulad sa amin, pwede kayong mag-open ng dollar account para doon papasok yung kita nyo. So yun guys. And guys, kung kayo po ay nais na rin mag-vlog or mag-create ng mga content nyo na pwede nyong i-upload sa YouTube guys, gawin nyo na guys. Dahil sayang yung oras. Tulad ngayon, nagkaroon na ng lockdown, hindi makalabas. So, yung iba walang trabaho. Yung iba nasa bahay. At least nasa bahay sila, pwede silang mag-vlog or pwede silang gumawa ng video, magagawa ng article na pwede na lang i-upload. Alam ko naman na pwedeng kumita dyan sa cellphone. So, bakit ko hindi i-allow na
mangyari yung gusto ko. So, ayun na guys, nangyari siya. Dahil, ginawa ko or inalaw ko na kung ano yung gusto ko, binigyan ko siya ng determination, my self-determination talaga. So, yun po. Kaya po ako nagpa-vlog dahil gusto kong kumita or makapag-ipon kahit paano. And second, gusto ko para makasave ako ng space sa aking cellphone or memories, makasave ako ng aming time, bonding moment ng aking asawa. Yun, kaya nag-vlog ako. Ina-upload ko sa YouTube. And may ano din ako guys, WordPress website, but hindi pa siya nag-work dahil kailangan pa ng approval ng YouTube. Pero may mga ina-upload na ako doon. Kung gusto niyo rin i-try yung WordPress guys, maganda din po yun. And may bago ngayon na website, yung Wix. Pero hindi ko pa yun na-try. And yun po yun guys. I hope you like this video. And sana guys, may natutunan kayo sa aking topic na to. And sana nagkaroon kayo ng encouragement na mag-vlog na rin. So guys, thank you for watching guys. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And see you on our next vlog. Bye! Mag-isa lang ako kayo guys kasi yung asawa ko nandun, siya yung nag-alaga sa kay Anaya. So, matutulog na ako after dito. Okay guys, bye-bye! Thank you for watching!